Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para ang kahinaan namin ay huwag humadlang sa pagtakak sa landas ng kaligtasan. Ipagkaloob mo na kami na nagpaparangal sa pagsilang ni San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo sa pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman, ay nagkamalka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan dahil dito naging palalo ka.
Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong pinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kanya sa lalim na walang hanggan, papatayit iahagi sa pusod ng dagat. Sa harap kaya na mapapatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alala na madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng 1 tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwi na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal pagkat ang wakas nila ay malapit na. Liligtas ng poon ng kanyang bayan, siya'y mahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya, oh, haleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghakarian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop
sa pagkakari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito. Kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami ay sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Ang sabi ng Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, napakahirap daw sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Bakit? Para makapasok sa langit ang isang tao, dapat naghahari sa kanya ang Diyos. Ang ibig sabihin niyan, ginagawa niya lahat-lahat ang kalooban ng Diyos habang siya ay nasa lupa. Ano ba ang kalooban ng Diyos na bilang pagmamahal natin sa kapwa, mahalin natin ang lahat ng tao? At sa ating pagmamahal sa ating kapwa, walang tigil tayong naglilingkod, nagkakawanggawa, tumutulong sa mga nangangailangan, kinakalimutan ang sarili, at ang iniisip lagi ay ang kapakanan ng iba. Ang lahat ng kanyang kayamanan at pag-aari, ginagamit niya para sa makatulong sa kapwa. Yan ang dapat gawin ng isang tao
para pagharian siya ng Diyos. Ang taong mayaman, hindi niya gaano nagagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi siya gaano nakakatulong sa kapwa. Hindi siya gaano nagkakawanggawa. Kadalasan, ang kanyang isip at kalooban nakatuon sa kanyang kayamanan. Kaya tandaan natin ang sabi ng Panginoon, napakahirap sa isang mayaman na pagharian siya ng Diyos. At kung hindi naghahari sa kanya ang Diyos, mahirap sa kanya ang makapasok sa langit. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ang ating tugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa, naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa, at huwag silang pagsamantalahan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mitiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ating alay, nalakat, tinapay mula sa ating ani, sa lupain ng Diyos natin mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiain sa sa ating
tagumpayin ng Diyos na ating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiyain sa Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-aaking inikanda ngayon na si San Roque ay ginugunita, pagkalooban mo kami ng pagpapala ng kapayapaan at kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapatulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo, bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan
na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lakat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipagayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag nang tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayon na ginugunita si San Roque ay magpabanal nawa sa aming kaluuban upang kami ay pagindapatin na makasalo sa iyong sariling buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikaw ay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon na ikaw ay niluluwalhati ng nadyan sa langit, nananalig kami na ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaliliwa. Señor San Roque, ipinalangin mo kami upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaliliwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami ay maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaliluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.